Sinapian siya ng demonyo at nakapagsulat ng kakaibang bagay. Noong 17th century, mayroong isang madre na sinapian umano ng demonyo. At habang siya ay sinasapian, nagsulat siya ng isang liham, subalit ito ay nakasulat sa code. At ilang daan taon na nga ang lumipas na isali na ang sulat at talagang nakaagulat ang kanilang natuklasan. Ano nga ba ang natuklasan ng mga scientist sa nakakatakot na sulat? At totoo nga ba talaga na sinapian ng demonyo ang isang madre? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Pero bago yan, huwag ka nang magtaka kung paminsan-minsan na pag-uusapan natin ang paranormal at dark web. At sa ngayon nga, ang kwentong ito ay pinagsamang paranormal at dark web. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Noong 1676, isang Sicilian nun o madre na nagangalang Sister Maria Crocifixia della Concioni ang nagising isang umaga na nababalutan ng tinta sa tabi ng isang sulat. At ang kakaiba pa dito, hindi niya naalala kung ano ang nangyari kagabi. Ang liham na ito ay hindi binubuo ng mga actual salita. Subalit ito ay mga karakter mula sa pinaghalong Arctic alphabet na sa totoo lang ay parang walang kwenta. Naniniwala si Sister Maria na sinaniba ni Lucifer ang kanyang katawan at isinulat ng isang liham sa pamamagitan niya upang ilayo siya sa Diyos. Sinabi niya rin ito sa iba pang mga madre sa kumbento kung ano ang pinaniniwalaan niyang nangyari sa kanya. Subalit talagang hindi nila magawang i-decode ang mensahe. At dahil dito, naisipan nilang ilagay ito sa kumbento, ang Palma de Montichiaro na kung saan ito ay nakadisplay mula noon. Ang kakaibang sulat na ito ay talagang sikat na sikat. At umabot pa nga ng maigit 340 years at maraming tao ang sumubok na i-decode ang mensahe, subalit hindi talaga sila nagtagumpay. At pagkatapos nga nito, isang grupo ng mga Italian computer scientists sa Ludum Science Center sa Sicily ang gumamit ng encryption software na nakita nila sa dark web para i-decode ang sulat. At ang natuklasan nila ay hindi isang kumpletong kalokohan. Ito ay pinaghalong Greek, Arabic at runic alphabet at Latin. At ayon mismo sa mga scientists, demonyo talaga ang sulat. At ang nakalagay sa sulat ay si Jesus at ang mga banal na espiritu ay mga deadweights. At ang Diyos na ito ay inimbento ng mga tao at ang sistemang ito ay hindi gumagana para sa sinuman. Mababasa mo dito ang malamang na salitang Styx. Ang Styx River ay mula sa Greek na naghihiwalay sa mundo at underworld. At ayon mismo sa mga scientists, marami sa mga isinulat ni Sister Maria hindi magkakaugnay. At karamihan sa mga ito ay hindi naiintindihan. Kaya ang malaking katanungan lamang dito, sinapian ba talaga ng demonyo si Sister Maria nang isinulat niya ang liham na ito? Iyon ang hindi namin alam. At tila si Sister Maria ay maraming alam tungkol sa iba't ibang wika. At ang liham na isinulat niya ay maaaring ibang wika na naimbento niya. Malaki rin ang possibility na nagkaroon siya ng schizophrenia o bipolar disorder. Ang kakaiba pa sa liham na ito ay kahit na hindi ma-decode ni Sister Maria ang mensaheng isinulat niya, naniniwala pa rin siya na sinusubukan siya ng diablo na talikuran ng Diyos na kung saan makikita naman sa sulat. Ngayon, totoo ba talaga na sinapian siya ng demonyo? At ano ang masabi mo sa sulat? Totoo bang may mga bagay na kayang isulat ng demonyo na hindi kayang intindihin ng tao? At totoo bang sinapian si Sister Maria? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.